nagbitiw na finally bilang Department of Education Secretary itong si Sara Duterte. And we are hoping na sa mga susunod na panahon, ang kalidad po ng ating edukasyon na patuloy pong bumababa sa mga nakalipas po na panahon ay umangat na. Kasi hindi naman maikakaila na sa pamumuno ng Duterte at saka sa almost 2 years na pamumuno nitong si Sara, talagang kitang-kita po kung paano po bumaba ng bumaba ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Yan po ay nakabase sa PISA result syempre, na noong Disyembre o January at ng kahapon lamang na ilabas nila sa balita na talagang napakalayo po ng resulta kumpara sa ibang mga bansa na napag-iiwanan na talaga ang ating mga mag-aaral na Pilipino. Pero sa mga taong katulad nitong si Paul Moyon, nakita ko lamang sa Facebook page po natin, para sa kanila, living testament daw ng kahit gaano kagaling ang isang tao at kahusay nito sa kanyang trabaho at pwesto, kung meron daw pong toxic, unreasonable at incompetent boss, pipiliin mo daw umalis sa posisyon na yan bilang respeto sa sarili. Aba, nakakatawa naman itong Paul Moyon, ano? Mukha talagang bulag na bulag sila sa pagiging incompetent nitong si Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Alam mo, Paul Moyon, kaya nga ganito ang mga litanya ni Sara Duterte. Dahil alam niya sa sarili niya na siya mismo hindi niya kayang pamunuan ng Department of Education Department of Education bilang secretary nito nang may kahusayan. O inaamin na rito sa pamamagitan ng pahayag nitong si Sara Duterte, bagamat pa-victim siya rito, ang mga pagkakataon na yan. Sabi niya, yesterday, bahagi po ito ng kanyang press conference, hindi man ako tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina nagmamatsyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Actually, kahit di mo na sabihin yun, wala namang kwenta kasi namuno ka na nga dyan, wala ka namang nagawa. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ano? Pero dito sa bahagi ng talumpati niya na yan, nagkamali pala ako ng pinresent na photograph, sinambit niya na para daw po sa mga guro at hindi daw po kahinaan ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Kung hindi ito ay para sa mga guro at sa mga mag-aaral na Pilipino. Bakit niya ba sinasambit yun? Ito po kasi ang ebidensya. Partikular nga po noong nagkaroon po ng pag-re-revisa sa K-12 curriculum, inamin niya po na hindi niya kaya na i-review ang ginagawa ng mga tao niya. At hindi yun nararapat para po sa isang sekretary. Dahil kung ikaw ang sekretary, dapat mas alam mo kung ano ang ginagawa. Yung mga tauhan mo, tinutulungan ka na lamang para sa ikatatagumpay ng mga naisin mo dahil alam mo yung dapat mong gawin diyan sa departamento na iyong pinamumunuan. Pero dito hindi po ganun eh. Pakinggan po ninyo ang pag-amin dito ni Sara Duterte, mga tol. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ang magawa ko lang... Hindi pa pwede yung ganon. Bilang Department of Education Secretary, dapat alam mo kung ano ang dapat mong gawin. At isa dyan, i-review ang mga ginagawa ng iyong mga subordinates, ang iyong mga undersecretary, assistant secretary, directors, at iba pa. Pero kung ganyan lamang sasabihin mo, dapat noon pa pala nagbitiw ka na dyan sa Department of Education bilang kalihim nito. Ito nga pong pagbibitiw ni Sara Duterte, very late na po ito eh. Maaring ang kadahilanan nito, pressure na sa kanyang sarili dahil unang-una alam niya naman na hindi niya kayang gampanan ang pagiging kalihim ng meron pong kahusayan. Pangalawa, hindi maikakaila na ang kanyang pamilya, ang kanyang mga supporter, lintik ang paninira na ginagawa po nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at paghahangad nito ng mga ito na pabagsakin
si PBBM. Kaya dapat matagal niya na nga pong ginawa yan. The moment na nagsalita po ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, ng panawagan ng pagbibitiw sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nang hindi niya po sawatain ang mga iyon, eh dapat nagkusa na siya bilang delikadesa na magbitiw sa pagiging miyembro po ng gabinete. At lumipas pa ang mga buwan, salamat naman at napag-isipan niya na finally bitawan na para na rin po sa ikabubuti ng ating mga mag-aaral na Pilipino. Kasi ito po ang problema sa kasalukuyan, no? Alam po ninyo, noong December 2023, ayon po sa PISA, Philippines 5 to 6 years behind. Ano po ba yung PISA? Ito po yung Program for International Student Assessment. At tinitingnan po dito kung ano ba ang mga natututunan ng ating mga kabataan na mga mag-aaral, particular sa public school. Bagamat ito po ay hindi niya kasalanan, kasi ito pong PISA na ito ay isinagawa sa panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dapat kahit paano na-improve niya ang kalidad ng ating edukasyon sa kasalukuyan, dahil almost 2 years na rin naman siya sa panunungkulan. Kahapon lamang napatunayan po natin na hindi po ganun. Kung understandable para sa atin, dahil hindi niya naman nasa ilalim ng pamumuno ang Department of Education sa loob ng 6 na taon na, nung namumuno pa bilang Pangulo ang kanyang ama, dito, hindi niya na pwedeng ikatwiran ito, dahil ayon na naman sa resulta po ng PISA, tingnan niyo naman ang balita. June 19, kasabay po ito ng pagbibitiw nitong si Sara Duterte. Philippine students second to last in creative thinking. Ayon na naman po iyan sa PISA. Filipino students ranked second to the last when it comes to creative thinking, based on a newly released report of the Program for International Student Assessment or PISA. The global assessment, which was conducted in 2022, tested the creative thinking skills of 15-year-old students in 64 countries and economies worldwide. It was the first ever creative thinking assessment under the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD, or PISA. Results of the study revealed that the Philippines scored an average of 14 points, which was second to the lowest, next to Albania's 13 mini score. O, napakababa, di ba? Kaya sana, doon po sa, I stand corrected, it was conducted in 2022. Still, yan po ay dapat nabigyan ng pansin ni Sara Duterte. Kung nagkaroon po sana ng maayos na pamumuno itong si Sara Duterte sa Department of Education, ang kakayahan po ng ating mga mag-aaral na mga kabataang Pilipino ay maaaring na-improve. Pero wala eh. Hindi niya talaga kayang gampanan ang mga bagay-bagay bilang kalihim ng Department of Education. Oy, naghang ako ah. Yan. Kaya wala tayong magagawa kung hindi ipanawagan talaga ang pagbibitiw ni Sara Duterte. Hindi lamang sa wala po siyang kakayahan, kung hindi na rin dahil ang kanyang kampo, ang mga supporter niya, pamilya niya, ay nananawagan na pababain si Pangulong Bongbong Marcos para siya ay iupo. Por delikadesa, dapat matagal niya na pong ginawa yan. O, balikan muna natin ang balita kaugnay po ng pagbibitiw ni Sara Duterte kahapon. Magandang hapon, Asher. May binigay bang dahilan si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbibitiw bilang cabinet member ni Pangulong Marcos Jr.? Magandang hapon din, June, sa mensahe ni Presidential Communications Office. Secretary Cheloy Garakil ay tumanggi magbigay ng dahilan si Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa pagbibitiw nito sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit kinumpirma ni Secretary Garafil na pumunta si VP Duterte sa Malacanang ngayong araw upang magsumite ng 30-day notice para sa pagbibitiw nito sa gabinete. Particular dito ang kanyang pagiging kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Okay. Yan po ang nangyari kahapon, ah. In-announce nitong si Sara Duterte doon sa press conference
Pero prior to that, ay nagsumiti po siya ng letter of resignation sa office ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Eh, ewan ko kung paano natin talaga i-assess. Kasi sa simpleng paggamit pa lamang ng salita, sa atin walang problema kung tayo po yung nagkakamali. Eh. Kasi hindi naman po tayo eksperto. Pero siya isang abugada, isang pinuno ng departamento sa ilalim ng ating gabinete na pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, partikulang Department of Education. Pero yung simpleng salita na dapat hindi siya nagkakamali, eh hinahanap ko sa dictionary kung ano ibig sabihin ng tended. Ha? Kasi ang pagkakaalam ko sa tend, yung propensity na mangyayari, yung mga maaari mong gawin, o dito ha, binabasa niya na lamang po yung kanyang resignation o yung kanyang talumpati. Instead na tendered, baka nagkamali lang naman siya ng pronunciation, ano? E tended pa yung kanyang binanggit. Tanggapan ng kagawaran ng edukasyon ngayong hapon si Vice President Duterte upang i-anunsyo ang kanyang pagbibitiw bilang DepEd Secretary. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation. Diba? Anlinaw naman nung pagkakabigkas niya eh. Di ko alam kung nakamali lamang po siya sa pagbasa. Kasi baka ako naman, hindi naman ako magaling sa English. Kaya tinignan ko sa dictionary, meron ba talagang tendered resignation? Ha? Wala eh. Diba? Dapat tendered. Oh, doon pa nga lang mga tol, sa simple pa lamang na pagbabasa. Tayo, pag nagkakamali tayo sa pagbasa, antemano kinokorek natin, nauunawaan, ay mali yung word na ginamit natin. Ano? Pero sa kanya, wala lang. Eh. Oh, yun ang isang pagpapakita na sa posisyon na kanyang hinahawakan ng mga tol, hindi siya karapat-dapat. Kasi sa simpleng salita pa lamang, wala na eh. Lalo na kapag ka pinanood po ninyo ito. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was that. Diba? Oh. Kaya wag nyo nang ipangatwiran pa kung ano-ano pang gaslighting ang sinasabi ng mga supporter nitong si Sara Duterte. Simple lang yan. Dapat matagal na siyang nagbitiw dyan kasi wala talaga siyang kakayahan. Kaya tama si Franz Castro eh dito sa kanyang pahayag. Sana mas maaga niyang ginawa. Yan po ang pasaring nitong si Congressman Franz Castro ng Teachers Alliance Coalition or hindi, ano, Alliance of ano bang ibig sabihin nun? Yung ACT party list, ano? But anyway, kung ano man yung party list nitong si Franz Castro, bahala sila. Ito po yung kanyang pahayag. Sa wakas ay nag-resign na din sa DepEd si BP Sara. Sana ay mas maagan niya itong ginawa para makapaglagay ng isang kalihim ng DepEd na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ang kanyang ginagawa. Nasayang ang mahigit 2 taon para ayusin agad ang education crisis sa bansa at benepisyo at sahod ng mga guro at education support personnel. Oh. Yan po ang pahayag ni Franz Castro ha. Dagdag pa niya, in resigning her post from the NTF-ELCAC, we hope that the red tagging agency would also be abolished. It is nothing but an apparatus of the state to violate human rights and spread fake news. Oh. Ngayon, kaugnay po ng pagsasalita na yan nitong si Franz Castro, eh may naiisip itong si Professor Antonio Contreras. Sa naiisip ni Professor Antonio Contreras, eh nasa isip niya si Franz Castro para pumalit bilang kalihim ng Department of Education. Nag-agree ba kayo sa kanya? Kasi sabi niya rito, PBBM
should appoint someone identified with the political opposition and who is also an educator. This way, he would continue his unity team but with competence. I have Franz Castro in mind. Yan po ang parang sinusuggestion ngayon nitong si Antonio Contreras. Dahil kung si VP Lenny Robredo naman daw po ang pag-uusapan, eh ito po yung kanyang pahayag kahapon na sa isang interview sa kanya ng mainstream media. Pakinggan po natin ito mga tol. It will be a ground-shaking earthquake, political earthquake, if ibigay kay Vice President Robredo yan dati. You know, but I think or from President the LP, Marcos yeah, should, correct. What President Marcos should do is that I think the counter, if I were advising him, because ang minamantra ngayon ni Harry Roque pati naman ito opposition na sila, ano, wala nang unity. Maybe to appoint someone from the political opposition before would be a good thing, a good start. You know, ipakita mo sa kanila, teka, hindi lang naman kayo pwede ako makipag-unite. Pwede ako mas meaningful ma ang unity pag yung kabilang, yung dating kagalit ko ang pwede kong ilagay dyan. At ang isa pang factor, dapat ilagay dyan ang someone, educator na. Kasi sa totoo lang, nalilimutan sa debating ito na pag-alis sa Sara Duterte, puro politika. Pero alalayin natin yung competence. Hindi naman kasi talaga si educator. You know, talagang, alam, nakita naman natin kung paano siya nag-behave during the hearings about the budget. Wala naman siyang alam. Parang nire-relay lahat sa kanyang mga underlings. Diba? That is a reason na hindi maaaring naging dahilan din. You know? It's basically one of the reasons that is being muted right now that she's just not fit into the job. You know? I think that's a good... If I were to advise the president, get someone from the traditional political opposition who may be your allies now, and get someone who is an educator or at least have credentials and educational management. May follow ka ba? Kasi ikaw magko-cover niyan, yung mga pagpapalit-palit. Eh, meron kasing mga lumalabas dito sa mga comments sa prof na mukhang ang tinitingnan na possible daw na pumalit from the opposition yellow nga. Camp, opposition nga, pero parang na-offera na ito dati eh. Pero hindi pinsan, naman natapat. Pinsan ni FL. Marojas, posible ba yun, Prof? Well, posible. Posible si Marojas. Oh. Actually, sabi ko nga, baka si Lenny Robredo. Oh. Baka si... Ayan yung mga lumalabas na pangalan ngayon, ha? Oh, Marojas, dating Vice President Lenny Robredo, at saka si Franz Castro. Whatever ang maging decision dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, suportado ko po siya. Ang mahalaga, naka-move one step closer na tayo sa pag-aabot ng maayos na kalidad ng edukasyon. At yun po yung pagbibitiw nitong si Sara Duterte. Dahil kung talagang mananatili po siya dyan bilang kalihim ng Department of Education, I believe, wala po talagang mangyayari. Ngayon, for reference, balikan po natin ang kasaysayan ng Uniteam hanggang sa ito po ay tuluyan ng maglaho kahapon. Kailan ba unang nagtagpo para buuin ang Uniteam na ibinoto po natin noong 2022 May 9 presidential election? Ito po ay mula naman sa balita ng GMA kung saan ipapakita rito yung mga yugto sa pagkakabuo hanggang sa pagwawakas ng Uniteam. Bago ang pagbibitiw sa gabinete ngayong araw, naging masalimuot na ang ugnayan ni Vice President Sara Duterte sa dati niyang partido, maging kay First Lady Liza Araneta Marcos. Binatikos din ng ilan niyang kaanak ang Pangulo, nakatutuklay si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, hindi nagbigay ng dahilan si VP Sara sa kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos, pero may ilang mga pangyayari sa mga nakalipas sa buwan na nakitaan ng lamat ang relasyon ng Pangulo at ng Vice. Sa larawang ito, unang umugong ang posibilidad ng pagtatambal ng Noy Mayor Sara Duterte at dating Senador Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Dinaraw noon ni Marcos si Inday Sara para batiin ito sa kanyang kaarawan noong 2021. Halos isang taon makalipas niya. Kaugnay niyan, talagang hindi maikakaila na ang tulay para po magtagpo
itong landas ng mga Duterte at saka ni Pangulong Bongbong Marcos ay ito pong si Senator Aimee Marcos. Kaya itong si Aimee Marcos kahapon, talagang nagpahayag rin po ito ng pagsuporta kay Sara Duterte. Ewan ko kung magugustuhan niyo po ang pahayag ni Aimee Marcos sa pagbibitiw na yan itong si Sara Duterte kahapon. Sabi niya po, ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Marami po sa atin ang hindi nagustuhan ng pahayag na yan nitong si Aimee Marcos sapagkat dito ay pinapakita niya na talagang parang mas kumakampi siya sa mga Duterte kaysa sa dugo na kanya pong kinabibilangan. At makailang beses na po nating na-witness yan. Kaya bilang ganti, parang panatang makabayan ha. Eh hindi ko po iboboto iyan po si Aimee Marcos sa darating po na 2025. Kahit yan po ay makasama pa sa administration slot ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po sa mga senatoria balls sa 2025 May election. Okay, tuloy po natin ang pakikinig dito sa pagkakabuo na po ng unit team. Makatapos po ang unang pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos for purposely for unit team, eh ito na po, nanalo na po sila sa halalan sa tulong po natin. Ang nabuong tambalan ng tinaguriang unit team nanalo noong eleksyon 2022. Si VP Sara Duterte tinanggap ang kanyang appointment bilang Education Secretary kahit nauna niyang sinabi na ang defense portfolio ang kanyang nais. Doon sa punto na yan, ano, may mga kumikriticize kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi natin sila masisisi. Kasi napatunayan naman natin sa loob po ng almost 2 years ng panunungkulan ni Sara Duterte na talagang hindi niya kaya ang pagiging kalihim ng Department of Education. Pero sana, noon pa lang, hindi niya natinanggap. Nung inoperan siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Department of Education, alam niya naman sa sarili niya na hindi niya kaya, dapat hindi niya natinanggap. Ano? As a matter of principle, kung ganun ang paninindigan ni Sara Duterte, wala naman sigurong masama kung tanggihan niya si Pangulong Bongbong Marcos at sigurado naman tayo na maaaring ibigay sa kanya ang ibang pwesto sa gabinete kung yan ay hindi niya kinuha. Baka nakuha niya pa ang pagiging housing czar. Ano? Kasi somehow baka doon fit siya sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ganun pa man, salamat na rin dahil hindi niya naisip yon dahil magaling naman po ang ating sekretary ngayon na si Acusar at tuloy-tuloy po ang napakagandang ginagawa po nito sa ilalim po ng DSUD. Kaugnay nga lalo doon sa programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na 4PH program or pambansang pabahay para sa Pilipino program na sa ngayon across the country talagang sumisibol na ang mga matataas na busali na titirhan po ng ating mga kababayang Pilipino na wala pong sariling tahanan at yan ay para sa napakamurang halaga. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. Halos isang taon pa lang administrasyon Marcos noong May 2023. Nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung yan saan na siya noon ang chairperson. Yan na yung mga bagay na kung tutusin hindi kailangan gawin ni Sara Duterte. Pero nagiging hudyat na po ito ng umpisa ng kaguluhan. Bakit natin sinasabing hindi niya kailangan gawin yan? Dahil unang-una, ano ang kaugnayan ng pagbibitiw niya sa pag-demote dito kay dating Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo under 19 Congress? Kasi unang-una, dapat bilang vice presidente at dapat bilang kalihim ng Department of Education and even magkasama kayo sa partido kung saan nabibilang si Speaker Martin Romualdez.
di ka dapat nagpa-apekto doon. Eh ano ginawa niya? Sinigundahan niya kagad ng resignation as chairman ng Lakas CMD. And after a day, nagsalita pa siya ng mga katagang kung saan nagbabatuhan tayo ngayon kung sino ba talaga ang tambaloslos. Yan po ang binitawan na salita nitong si Sara Duterte. Isang tambaloslos. Na alam naman natin na ang tinutukoy niya rito bagamat hindi niya pinangalanan, walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez kasi yun po yung naratibo ng kanyang mga supporter. Partikular ito pong si Harrieta. Ano? Si Harrieta, ay hindi, si Butanding. Ano ba talaga dapat ko itawag kay Harry Roque? Ah. Siya po ay laging gumagamit ng salitang tambaloslos. And he is referring sa ating speaker na si Martin Romualdez. At yun hinugot niya, definitely, kay Sara Duterte. O, diyan na nagsimula talaga ang parang unang deklarasyon nitong si Sara Duterte na ang unity team wala na. Pero siyempre, hoping pa rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya from time to time, talagang ipinagkakatiwala niya pa nga ang ating gobyerno sa pamamahala kapag wala po siya rito sa Pilipinas, dito kay Sara Duterte. Ito yung pagkatapos ng pagka-demote na kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugong ang issue tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos. Diba? Yan, ang called for yan. No, para kang bata. Biruin mo, Vice President ka ng Pilipinas, Department of Education Secretary ka, magpo-post ka ng ganyang mga kataga. Sa imong ambisyon, do not be tambaloslos. Tapos yan na ngayon yung ginamit ng mga supporter mo para hamakin ng pagkatao ni Speaker Martin Romualdez. Katagang Bisaya para matikusin ang karakter ng isang tao. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi magitin ni VP Sara sa isang talumpati, ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez. Ito, insulto pa ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Pasensyoso nga lang si Pangulo. Eh. Pero yun mo, ipapakilala mo si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan mo pang banggitin bago mo siya ipakilala na hindi mo babanggitin ang kanyang middle name. Dapat, kung talagang ayaw niyang banggitin, hindi niya na sinabi. O, mga kababayan, ipinapakilala ko po sa inyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O, ganun. Ang ating Pangulo, His Excellency, Ferdinand Marcos Jr. Eh, bakit kailangan mong ipagdiinan na hindi mo babanggitin ang kanyang middle name na Romualdez? Eh, dahil noong mga panahong ito kasi, ramdam natin ang galit niya kay Speaker Martin Romualdez. Naging usap-usapan. Ang tanong, bakit galit na galit siya? Bakit humantong sa pagsasalita niya ng tambaloslos dahil lamang tinanggal si Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy Speaker? Ano bang meron? Totoo kaya yung plano? Kasi yun talaga eh, ang nakikita namin eh. Kung sakali sigurong naupo bilang House Speaker itong si Gloria Macapagal-Arroyo, eh baka i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na ngayong magsisimula po ang ikalawang taon ng pamumuno niya. Kasi yan yung pagkakataon para magkaroon ng Gloria Macapagal 2.0. At pinahayag yan nung isang kamukha ni Zoraida Sanchez na abogada. Ha? Sabi niya, sa tamang panahon, ang formula daw, Macapagal 2.0. Oh. Ano ba ang ibig sabihin nun? Kasi si Gloria Macapagal-Arroyo, inagaw nito yung kapangyarihan kay Joseph Ejercito Estrada nung ito ay mahigit 2 taon nang nanunungkulan sa bansa. At dahil nga po nakuha niya na yung kagustuhan niyang maging pangulo, mahigit 3 taon lamang siyang nanungkulan at ayon po sa ating konstitusyon, kapag ka ikaw ay nakapanungkulan bilang kahalili ng pangulo nang hindi po hihigit sa 4 taon, ay pwede ka pong muling tumakbo sa halalan sa pagkapangulo. At ganun ang nangyari. Tumakbo si Gloria Macapagal-Arroyo kung saan inagaw niya ang panalo kay Fernando Poe Jr. Huwag na tayong maglokohan. Alam na alam po natin yan na inagaw nitong si
Gloria Macapagal Arroyo ang panalo kay Fernando Poo Jr. dahil po doon sa, alam naman natin, Hello Garci incident. O ngayon, balik tayo dito sa ating pinag-uusapang issue. Dito kitang-kita natin kung paano humuhugot ng sama ng loob si Sara Duterte sa ating speaker na si Martin Romualdez, bagamat hindi niya ito dinidirektang pangalanan. Kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito, pagsabit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso. Oh, before that, naayos pa yan eh. Nagkasama pa nga sila sa paghahatid kay Pangulong Bongbong Marcos. Naka-angkla pa siya sa siko ni Speaker Martin Romualdez eh. Pala, plastikan lang. Kasi kaya pala umaangkla, eh para lang ma-aprubahan yung hinihingi niyang confidential funds. Na nung mga panahong iyon, talagang umuugong ang panawagan na hindi dapat ito ibigay sa mga ahensya na hindi naman karapat-dapat na tumanggap nito. At hindi po siningle out itong Department of Education at Office of the Vice President. Dahil lima po ang tinanggalan ng confidential funds ng ating House of Representatives. Yan po ay kasama ang Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, and Department of Information and Communication Technology. I hope tama yung pagkakaala ko, lala ko sa limang ahensya ng gobyerno na tinanggalan po. At ito po ay nirealign sa National Security Council, sa National Interagency Coordinating National Intelligence Coordinating Agency or NICA, sa Department of Transportation at saka sa Philippine Coast Guard, na ikinasama po ng loob nitong si Sara Duterte at ng kanyang mga supporter, particular ng kanyang ama. At noon, inumpisahan po nila ang walang habas na pag-atake sa House of Representatives, kung saan ang kanyang ama in particular tinawag, quote-unquote, the most rotten institution, ang House of Representatives. At itong si Sara Duterte sa kanyang isang talumpati, sinambit niya na ang kume-question sa confidential funds ay kalaban po ng kapayapaan. At ang kalaban po ng kapayapaan ay kalaban po ng bayan. O, balikan po natin ang mga tagpo na yan dito po sa balita. Budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit nito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito, ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na... Marami pa nga hindi naisama dito sa balita eh. Kaya kong ubusin ang 8 oras ngayong araw na ito para lamang ikwento ang mga pangyayari na yan. Ha? Kaya kayong mga tatanga-tangang mga DD sheets kayo, kung ayaw nyong lumabas itong si Itok-Itok, huwag kayong magko-comment. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time. Diba? Anyways, balik tayo rito sa mga pahayag nitong si Rodrigo Duterte. Ito yung mga senyales na dapat noon pa lamang nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Education or bilang bahagi ng gabinete itong si Sara Duterte. Kasi sarili niyang pamilya, hindi niya kayang kontrolin eh. Kahit sabihin mong tatay mo yan, kapatid mo yan, vice-presidente ka ng Pilipinas ngayon. Ha? Meron kang somehow authority na sabihin sa kanila na bilang vice-presidente at bahagi ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, magdahan-dahan kayo sa pananalita. Kasi sumusuporta pa rin ako. Lagi mong sinasabi yan, Sara Duterte. Pero hindi mo ginagawa. Pinababayaan mo lamang
ang mga pamilya mo na atakihin ng atakihin si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, siyempre, ang depensa dyan ng mga supporter naman itong si Sara Duterte, eh pinababayaan naman daw po nitong si Pangulong Bongbong Marcos na atakihin ng atakihin natin, ha, si Sara Duterte. Eh anak ng teteng naman, kung hindi nyo naman kasi inaatake si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman kami magka-counter-attack. Lahat ng mga binabanggit po namin dito ay pagtatanggol lamang kay Pangulong Bongbong Marcos. Bangag natin ang presidente. At yan, syempre, magagalit kahit sino pong mabuting may bahay. Kahit sinong mabuting nagmamahal sa kanyang asawa, makakaramdam po ng galit. Bakit? Harap-harapan, yung itiniturong mong mga kakampi, sinasabihan ng Pangulo, ang kanyang asawa, ng bangag at adik, tapos ikaw nandodoon ka, yung supposedly na pinag-stayan mo dapat ng mas matagal dahil kalihim ka ng Department of Education noong January 28, 2024, kung saan nilaunch ang bagong Pilipinas Brand of Leadership and Governance sa Quirino Grandstand, iniwan mo kagad nang hindi mo man lang iniintay si Pangulong Bongbong Marcos at dito pumunta ka at habang nagsasalita ang tatay mo ng bangag adik si Pangulong Bongbong Marcos, tatawa-tawa ka pa at nakuhanan ka sa kamera. At syempre yun ay kagagalit ng nagmamahal sa kanyang asawa. Walang iba kung hindi si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang aligasyon yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bloodshot yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect. Tapos instead na magpaliwanag ka, sinabi mo pa doon sa katugunan mo sa pananalita ni First Lady, eh nauunawaan mo kung ano yung nararamdaman niya bilang tao. Parang ganun yung tinumbas mo na pagsagot dito eh. Ngunit hindi mo iniisip na dapat mas binanggit mo, na nauunawaan mo ang nararamdaman niya bilang asawa. No, bilang kabiyak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ano pa ginawa mo? Imbis na magpakumbaba ka, nagmataas ka pa. Ano gusto mong mangyari? Luluhod sa'yo itong tao, partikular, ang mga sumusuporta sa kanila. No? Kaya dito makikita po ninyo mga tol na si Sara Duterte, wala po ito talagang pagpapakumbaba. Makikita po natin yan na mistula po siyang isang bata na kapag ka tinanggalan mo po ng pagkain o inagawan mo ng candy, magtatampo at susumbong sa kanyang ama. At ganun po yung nangyari. Diba, pumunta siya ng Dabaw, sumbong siya sa kanyang tatay. After that, umatake na umatake yung kanyang tatay. Sa confidential funds, nang tanggalan siya, o parang anak na masama ang ugali, hindi lang naibigay yung kagustuhan ng kanyang magamangugulang dahil hindi na naman kaya, eh magtatampo sa magulang niya. O ganun ang pag-uugali nitong si Sara Duterte. Anyway, so be it. Lahat po yan, tapos na. At ito naman ang maipapangako ko sa inyo. Kung hindi aatake si Sara Duterte sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos na po ako sa kanya. Hindi ko na po siya i-content, hindi nyo na po mapapakinggan si Itok-Itok. Pero kung sakaling umatake si Sara Duterte, magpapatuloy po tayo. Kung yung mga alipores niya lamang, mga supporter niya, ibibida-bida siya, okay lang sa akin yun. Wala na akong pakialam sa kanya. Ha? Kasi yun lang naman ang purpose natin eh. Kung bakit sa pamamagitan po ng ating programa, ipinananawagan po natin ang pagbibitiw ng kalihim ng Department of Education noon na si Sara Duterte. Para lamang po iyan, maging maayos ang kalidad ng edukasyon ng ating mga mag-aaral na Pilipino. At the same time, para wala pong sa paningin natin hudas sa gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
At dahil nga po nagtagumpay na ang mga nananawagan po dyan, eh titigilan ko na po yan si Sara Duterte. Maliban na lamang kung siya po ay aatake sa ating Pangulo at kung gagamitin ng kanyang mga supporter ang comparison sa pagitan po ng dalawa, mapipilitan po tayong ipagtanggol pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. With that, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Salamat po sa mga super sticker sender natin kay Susie, kay Chris Jr. at sa lahat po ng ating mga manunood. Maraming maraming salamat sa 1,500 watching. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.